Basta po kayong lahat dyan sa lahat ng mga walang sawang tumatangkilik ng aming channel, Alex Joan Vlog, sa lahat ng aming mga silent viewers, shoutout po sa inyong lahat dyan. Mega mega love shoutout po sa lahat ng mga nagko-comment sa aming comment box. Salamat po ng marami. Hindi ko man po kayo napupuntahan agad-agad. Alam niyo naman, napaka-busy ng inyong tinderang kisay. Busy-busy po tayo. Kahit tanghaling tapat, time check is 12:14 ng tanghali. Naghihintay pa po tayo ng lunch natin, delivery from Alex. Siya po, tagaluto po. Gusto ko lang pong bigyan ng advice at tips lahat ng mga may ganitong klaseng negosyo. Kasi meron pong nakapagsabi sa akin na isang kakilala. Ewan ko kung matutuwa ba ako or ma-offend ba ako or hindi ko alam kung ano mararamdaman ko nung sinabi niya na bakit daw antsaga-tsaga ako raw magtinda. Para sa akin, kaya kami umabot ng almost 30 years sa pagtitinda. Going to 33 years kasi mula nung nag-asawa ako na yung isa pala yung anak ko, talagang pagtitinda na po ang naging passion po at yun po ang naging source of income namin mag-asawa. Dahil na rin po yan sa tiyaga. Hindi ko po maabot yung ganitong tagal kung hindi po talaga ako nagtiyaga. Kasama na ng asawa ko si Alex. Dalawa po kami ritong nagpapalitan lang sa aming tindahan. Kasi sa ganitong klaseng paninda, talagang kailangan natin tutukan to. Nasubukan na rin namin dati na maraming tindera. Kasi malalaki pa yung mga pwesto ko noon. Dalawang pwesto ko noon na ang lalaki. Yung isa, sarili namin. Yung isa, inuupahan lang namin. Pero magkasing laki siya. Etong inuupahan ko lang to sa ngayon, 1/4 lang to sa laki yung dati namin pwesto. Kaya lang yun ay na-demolish. Pero dahil sa pagtsatsaga ng inyong tindera, sa pagsisikap, ayan, nakasurvive na rin po tayo ulit. At itong tindahan namin ay talagang patuloy naman po itong nag-boom. Talagang yung mga customers namin, mga suki namin ay talagang pinabalik-balikan po kami. Ang masasabi ko lang po sa pagtsatsaga, bakit po ako nagtsaga dito? Unang-una po, dito po namin lahat kinukuha ang aming gastos. Dito rin po kami nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng sariling sasakyan. Kung anong meron po kami sa ngayon, lahat-lahat po yan, galing po yan dito sa pagtsatsaga ko, pagtsatsaga namin mag-asawa sa pagtitinda. Never po kaming umaasa sa ibang tao, never kaming umaasa sa magulang, sa kapatid, sa kamag-anak, talagang nag-focus kami dito, kaya lumago po ang aming negosyo, hindi naman po sa pagyayabang hanggang sa ngayon. At yung nagsabi sa akin na ng ganung salita, awa ng Diyos, wala po siya sariling bahay. At alam ko, dumidepende lang din po siya sa tulong, sa bigay ng mga anak. Kasi po kami, never po akong umasa sa mga anak ko. Lalo na may mga pamilya na yung mga anak namin, apat, may mga asawa na sila. Hindi po kami umaasa sa bigay ng mga anak kasi may pamilya na sila, may sarili na sila mga pamilya, kaya hanggat maari para sa pamilya na lang nila yung kung ano man yung kinikita nila at kaming mga magulang hanggang sa ngayon ay patuloy na gumagabay at sumusuporta sa kanila at kapag kailangan nila ng financial, ng mga tulong ay nandito lang po kami nagbibigay. Yan po ang masasabi ko, kaya doon sa nagsabi sa akin na yun, yun lang. Hindi ako naapektuhan sa comment mo na bakit ang tiyaga ako. Kasi may pinagpuntahan po yung pagtsatsaga ko. At masasabi ko na patuloy pa rin po yung pagtsatsaga ko hanggang sa siguro tatanda na lang kami sa ganito. Kasi sino bang magbibigay sa'yo ng 35. Natin pinupulot lang ang pera at saka sino po ba ang tatanggi sa pinakamababa na lang na sales namin dito sa isang araw ay 15
10,000. Kung sa bahay lang po ba ako mag-i-stay, kikitain ko ba yan? Mahawakan ko ba yung ganyang pera? Kaya masasabi ko lang na masaya po kami. Kasi ang iba maraming naghahangad na magkaroon ng sariling tindahan, sariling negosyo. Pero kulang sila sa puhunan at saka kulang sa experience at saka takot silang sumugal. So kami na eto na stable, masasabi kong stable na yung aming tindahan na to kahit nangungupahan lang kami. Dahil talagang patuloy yung benta namin dito sa araw-araw, may pasok o wala, talagang continuous yung mga customers namin dito. Hindi kami nasisiro sa isang araw, hindi namin pinoproblema yung pagkain namin sa araw-araw. Hindi kagaya sa iba na hirap kung paano, saan kukuha ng pangkain sa araw-araw, pangbaon sa mga anak, panggamit sa school, ano yun? Sa kabila, samantalang kami, eto. Marami kami mga school supplies, kaya hindi na problema sa school supplies yung mga anak namin. Marami din kami mga kagamitan dito na hindi ko talaga alam, sabihin ko, naiintera po kasi tayo. Kapag may bumibili, nawawala na po ako kasi hindi naman ako gumagawa ng script ko eh. Basta pag nag-start na ako mag-vlog, kung ano na lang yung umaano sa isip ko, yun na lang nasasabi ko. Kaya, ayan, meron dito mga bata bumibili. Masasabi ko lang talaga, good luck na lang sa nagsabi sa akin. Kasi talagang matyaga po tayo. Hindi lang po tayo matyaga. Masipag po tayo. Dito sa kapila, masipag tayo. Matihisin tayo sa hirap, sa pagod. Kasi kung yung iba lang po talaga dyan, hindi tatagal. Isipin mo mula umaga pa, magtitinda ko. Mila ka lang, Ben. Sampo. Sampo, bigyan mo kami. Thank you po. Ano kang hindi magtatsaga? Abot ka lang na abot ng pera. Eh, pag nasa bahay ka, ano nga abutin mo lang doon? Wala. Nga. Kaya, hindi po talaga ako nasanay ng sa bahay lang. Uwi man lang ako ng bahay, eh, magpapahinga lang po tayo. Tapos babalik na naman tayo sa tindahan. Kasi, mas nalilibang ako pag nandito sa tindahan sa dami ng mga taong nakikita ko dito dumadaan, naglalakad, bumibili. Talagang manilibang pa magtinda. Yung iba kasi, siguro tamad, pinapairal yung katamaran kaya hindi talaga tumatagal ang kanilang negosyo, hindi lumalago. Ako, yan ang number one kong sikreto. Napakasipag ko kong tao, hindi sa pagyayabang, napakatsaga ko talaga. Matiisin tayo at unang-una pa sa lahat, masinop tayo sa pera. Kasi ako yung umahawak ng pera sa amin, kasawa. Talagang mulat sa call, ako yung nagbabudget ako lahat. Kaya sabi ko talaga na yung perang ginagastos namin hindi talaga namin iniiwasan namin yung masyadong maluho. Talagang sakto lang. Gumigimit-gimit din naman po tayo pero talagang pag ang pera kasi pinaghirapan mo talagang para ang hirap gastusin. Hindi kagaya ng iba dyan na oo nga malaki yung kinikita nila, madali yung perang, kung madalian yung perang nakukuha nila pero hindi naman tumatagal sa kanila yung pera kasi ang pera pinaghirapan mo, pwedeng tumagal sa kamay mo eh. Hindi kagaya yung iba na panandalian lang, parang ang bilis bitawan. Kaya yung talip na yung gastusin ko ng gastusin, pinamimili ko ng paninda ko. Kaya masasabi ko na nandito na rin yung mga ipon namin dito sa aming tindahan. Dahil talagang pinupuno namin yan. Kasi kapag punong-puno yung tindahan mo, talagang malaki rin yung mabebenta mo. Ayan lang po mabibigay kong advice sa inyo sa lahat ng mga may ganitong tindahan or sari-sari store man yan or anong negosyo man yan. Talagang kailangan mo lang yan sipag at tiyaga para tumagal at umasenso at lumago. Ayan, babay na guys kasi marami na nag-aabang na customers.
25. Ano pa sa'yo, Neng? Ay, panag-aarapan mga buyers natin. Bye-bye, guys. Anaw kayo magsasawang tumangkilik at pakipindot na rin po ang subscribe button at pakiclick ang bell all para ma-update po kayo sa lahat pa ng aming i-upload na video at mag-comment below lang po kayo kung ano po ang gusto nyong i-topic ni Pisay. Kasi sa totoo lang, mahihain tayo magbigay-bigay ng mga tips, mga advice. Pero para sa inyo, gagawin ko po. Meron, ganito. Tambaka yan? Oo. Gano? 35 pares. Guys, pabay na guys, magtitinda pa tayo. Love you, mama.